Hi guys! So, for today's video, gusto ko lang i-share sa inyo yung naranasan ko sa aso ko na kakamatay lang nitong Saturday, August 13. And ang ikinamatay niya po ay nasagasaan po siya ng private jeep sa highway sa tapat ng Shell dito sa Pasig. Bigyan ko lang po kayo ng background. Si Natnat po ay hindi po siya sanay sa highway. Pinag-stay lang po namin siya sa bahay. Simula bata pa siya hanggang sa paglaki niya. So, lagi lang siya nasa bahay. Minsan, kapag wala kami, tinatali talaga namin. Pero ako kasi, gusto ko talaga na hindi nakatali yung aso. Si Natnat binigay sa amin ng ari ng bahay na inuupahan namin, which is, dati siyang pulis. So, matanda na siya, kaya hindi niya na kayang mag-alaga na tuta. So, ngayon, ibinigay niya sa amin. So, yung una, hindi namin tinatanggap kasi isa rin, syempre, responsible ka dun sa aso kapag tinanggap mo na parang baby rin yun, parang tao rin yun na alagaan mo. Pero, dumating sa punto na yung tutang yun, sobrang nagre-relieve siya ng stress sa amin, lalo na kapag umuwi kami galing at work, especially ako. Sobrang na-appreciate ko yung presence ni Natnat during that time. And, ayun, kaya siya tinawag na Natnat kasi nung binigay siya sa amin nung may-ari ng bahay na tinitiran namin, may puknat talaga siya dito banda, tsaka sa ibang parte ng katawan, sa likod. So, ayun, nakaka-relieve talaga siya ng pagod. And to make the story short, yan, lumaki si Natnat sa amin. Si Natnat, binigay ko muna siya or alaga ko muna sa mga ate ko. May mga inuupahang bahay talaga, yung medyo malaking space, yung maitatali siya. So yun, ganun yung routine namin. Starting January nitong 2022, hindi ko na siya nakakasama talaga. Yung as in nakakatabi matulog kasi nga nasa bed space na lang ako, hindi naman ako pwede magdala ng aso dun. So ang ginagawa ko, dinadalo ko na lang siya doon sa mga kapatid ko. And then, ayun, dumating sa punto ngayon nga itong August 13. Si Natnat kasi sanay siyang nakatali. Nakawala siya. And then, may nagdala sa kanya sa Shell. Ayun yung naging dahilan kaya nasagasaan si Natnat. Ayun, sobrang sama ng loob ko talaga kasi nakita ko sa CCTV kasi nagpunta kami sa barangay tsaka sa City Hall. Umingi kami ng copy ng CCTV footage ng pangyayari. Sobrang sama ng loob ko kasi yung aso naglalakad lang eh. Hindi naman siya tumatakbo sa highway eh. Tapos habang naglalakad siya, merong mabilis na tumatakbong jeep. And then nakita niya pa yung aso ko. Nakita niya pa yung aso ko sa gilid ng sasakyan niya eh, bago siya dumiretso. Pero hindi niya hinintuan. Ang nangyari, napailalim yung aso ko. Tapos natamaan yung leeg niya na gulungan. Then after nun, nakita ko dun sa CCTV na nangisay agad yung aso ko. Ang galing nga ng aso ko kasi gumilid pa siya para hindi siya maka-istorbo dun sa mga susunod na dadaan after nung jeep na nakasagasa sa kanya. Sa ngayon, dahil tapos na nga mangyari yun, at ito pa kasi 8 PM nangyari yun, pero 2 AM ng madaling araw ko lang nalaman na patay na pala yung aso ko. Nung time na yun, nung nagising ako, dali-dali talaga akong pumunta dun sa highway na yun. Ayun, matigas si Natnat at makikitang wala siyang sugat eh, walang dugo na lumabas sa kanya eh. Pero siguro, naputol siguro yung buto sa leeg niya. Sobrang sakit lang talaga sa akin kasi si Natnat na yung tinuring ko talagang anak na malapit talaga sa akin. At si Natnat talaga yung nararamdaman ko na totoo talagang nagmamahal sa akin. Kaya sobrang sakit. Tsaka si Natnat yung laging nandyan. Basta iba yung pagmamahal kapag nakaranas ka pala ng pagmamahal ng aso at naranasan mong mahalin yung aso. Ibibigay din talaga nila sa iyo, ipaparamdam nila talaga sa iyo na mahalaga ka sa kanila. 'Di ba? The way sila na malungkot kapag aalis ka, yung sumusunod sila sa iyo, 'di ba? O kaya yung pagpaparating ka pa lang, the way na sinasalubong ka nila, diba? Yung sobrang excited, tapos makikita mo yung buntot nila, pagalaw-galaw pa. Sobrang sarap sa pakiramdam na
yung ganong alaga, 'di ba? Yung pinaparamdam talaga nila sa atin kahit hindi man sila marunong magsalita, pero sa pamamagitan ng action nakikita talaga kung gaano nila tayo kamahal ng mga amo nila, 'di ba? Actions speak louder than words. Sila talaga 'yung nakakapagpatunay nun kasi sila wala silang kakayahang magsalita, pero kayang-kaya nila ipakita 'yun sa pamamagitan ng action nila. Kaya 'yun, parang nalagasan ako ng, alam mo 'yun, yung feeling na parang nalagasan ka din ng isang mahal mo sa buhay talaga. 'Yun yung nafi-feel ko talaga ngayon. Ang totoo niyan, after kong nalaman na namatay si Natnat, 2 a.m., wala na kaming tulog noon, nagdire-diretso na kami. Naghanap muna kami sa Facebook ng pwedeng mapag-cremate-an ni Natnat. Nakita ko sa Facebook yung Precious Pose Aftercare Service. And then, iyon, mga 6 a.m. nakarating kami doon. Dinala namin si Natnat ng naka-garbage bag. And then, ayun, ipapakremate siya. So, iniwan namin siya doon ng 2 to 3 days. Kasi sabi nung nag-a-assist doon, ayun nga, 2 to 3 days pa daw bago makuha yung aso. And then, after nun, okay pa ako. Nakapag-church pa. And then, pagka-uwi, nagsakit ako ng 2 days. Monday to Tuesday, hindi ako nakapasok sa work ko. Siguro dahil na rin sa dinamdam ko ng sobra yung nangyari kay Natnat. And nung Saturday ng 2 a.m. na nalaman ko na namatay si Natnat, lagi akong nagigising ng 2 a.m. para lang umiyak. Tapos naalala ko palagi yung mukha ni Natnat nung nakita ko siya dun sa highway. Sobrang naawa talaga ako dun sa aso kasi alam mo yun, parang wala lang sa mga driver yung sagasaan yung aso mo. Hindi nila alam kung gaano kahalaga sa atin yun. Lalo na sa mga dog lovers, hindi nila alam kung gaano kahalaga sa atin yun. Pero sa kanila, basta lang madaanan nila. Parang nakasagasa lang ng bulak. Kaya sobrang inis na inis ako. Sobrang nagagalit ako sa nangyari sa pagkamatay ni Natnat eh. Maunawaan ko pa kung nagkasakit siya kasi kahit papano maaalagaan ko pa. Kahit papano, di ba, merong sign na alam mong mamamatay. Pero yun, panatag kayo, panatag ka unang-una. Nung time na yun, panatag ako kasi sa kapatid ko yung aso ko. Nandun lang siya sa bahay. Alam ko na kung magagala man yung sinat-nat, hindi siya lumalayo, bumabalik din siya. At alam ko na inaantay ako ni Natnat dun sa bahay na yun. Kaya sobrang sama ng loob ko. Kasi first time niyang napunta dun sa highway. Sa first time na yun, ayun pa yung ikinamatay niya. Ayun, hindi ko na gaanong lilinawin sa inyo yung mga pangyayari. Kasi may mga involved na tao. Pero ito guys, gusto ko lang ipakita sa inyo. Nakasama ko na si Natnat na ngayon. Pero ashes na nga lang siya. Andito siya sa ash of the box. Ito si Natnat ko. Ayan. Siya si Natnat. And then, papakita ko sa inyo yung laman nito. Nga pala, ito po yung galing sa Precious Pose. So, buksan natin kung ano yung laman niya. At least kahit pa paano, diba? Kasama ko na lagi si Natnat. Alam ko naman ito yung gustong-gusto niya. Ayan, may pa-letter pa. Ayan, kapag binasa niya to, sobrang maiiyak kayo. Inantay ko lang talaga makamove on muna ako bago ko mag-video, guys. Para masabi ko yung mga gusto kong sabihin. Pero, sobrang sakit pa rin sa akin hanggang ngayon yung nangyari. Una, ito po yung meron siyang yung balahibo ng aso. Ito yung balahibo ni Natnat. Brown siya na may black. Tapos yung dito niya, white. Pero siguro, sa bandang tenga to kinuha. So, kumuha lang ng konting balahibo niya. Para kahit pa paano, meron akong alaala. And then, ito daw yung sample ng ash eh. Sample lang siya. Tsaka ito, ito yung footprints niya. Kung nakikita niyo, nandyan yung pangalan niya, Natnat.
Nandito rin yung date nung pagkamatay at pagkapanganak niya. Actually guys, hinulaan ko lang talaga to, yung pagkapanganak niya. Kasi binigay lang naman talaga sa amin to eh. Kaya yun, hinulaan ko. Okay na yan, medyo inestimate ko lang. So, 1 year and 8 months pa lang pong nabubuhay si Natnat. Tapos kinuha na po siya ni Lord. And then, ito na si Natnat. Ito na yung ashes niya. Medyo mabigat din kasi malaking aso talaga yung si Natnat. Sabi nila may pagka-canine daw yung itsura niya. Ayan. Ito na si Natnat. Ang ganda ng box niya guys. Oh. Tapos dito ko lang siya ilalagay sa kwarto para lagi kong nakikita. Tapos nakaharap sa akin. Sobrang cute ni Natnat. Ang pinaka nagustuhan ko kay Natnat, yung tenga niya, laging nakataas. Kahit nung namatay siya, nung nakita namin siya sa highway, nakaangat yung tenga niya. Parang buhay na buhay pa din. Tapos sobrang bait nito, sobrang lambing nito sa akin talaga. Mahilig to mangharot. Kaya sobrang laking panghihinayang ko kasi ang dami ko pang plano para kay Natnat. Ang dami ko rin pangarap para sa kanya. Hindi sa talaga sa pangarap ko yung makasama ulit siya sa bahay. Kasi nga, nandito lang ako sa bed space, bawal din na magdala ng aso. Kasi takot din sa aso yung ari ng bed space na to. Kaya syempre, nire-respect ko na lang din. Plano ko talaga na makasama ka ulit si Natnat at pangarap ko yun. Pero, syempre, di na niloob ni Lord yun. Kaya, makasama ko na lang siya dito sa box na to. Pero, sa kabila ng lahat ng nangyari, nagpapasalamat ako kay Lord. Kasi, binigyan niya ako ng isang aso na sobrang bait. Sobrang lambing. At saka, masasabi kong kakaiba si Natnat sa lahat ng aso. Kahit na siya yung aso na parang tumatahol kahit na walang dahilan. May irita ka sa kanya eh. Si Natnat kasi yung tipo ng aso na kahit walang dahilan, kahit walang tao, kahit tahimik lang, tatahol siya, ganun siya. And kapag hindi mo naintindihan yun, or kung hindi mo iintindihin yun, magagalit ka sa kanya, may inis ka sa kanya. Pero kung yayakapin mo yun, kung iintindihin mo talaga siya, sobrang mamahalin mo talaga yung aso. Lalo na si Natnat, wala pa siyang nakakagat. At lahat ng mga pamangkin ko, halos lang, marami kasi akong mga pamangkin na bata pa, malapit talaga sa kanya na, kasi nakikipagharutan talaga to sa mga pamangkin ko. Kaya mamimiss ko to talaga ng sobra si Natnat. At masasabi ko na yung pagmamahal na ibinigay ko kay Natnat, sa kanya ko lang talaga maibibigay. Iba yung love na na-experience ko sa kanya. Iba magmahal yung mga aso, no? Hindi man nila sabihin sa'yo, kaya pinapakita nila. Dami ko rin natutunan sa nangyari na una sa lahat, kapag nagkaroon tayo ng aso or nag-alaga tayo ng aso, mas maganda talaga na tutukan natin sila, maalagaan talaga natin. Kasi ang hirap kapag pinagkatiwala siya sa iba't ibang tao. Kasi hindi natin alam kung paano natin itrato yung aso natin. E ganun din ba talaga tinatrato ng mga tao na nasa paligid natin na alam natin pinagkatiwalaan natin. Kasi hindi naman all the time, lagi tayong nandyan para sa kanila. Pero thank you Natnat. Sobrang love na love ko to si Natnat. Kung buhay to ngayon, baka nakaupo to dito sa akin. Kasi ang hilig niyang tumabi sa akin kahit matulog. So yun lang guys. Cheers sa lahat ng mga dog lover dyan. At sa lahat ng mga naka-experience ng ganito. After nating ibuhos yung pagmamahal natin, mawawala lang din pala yung aso natin. So, yun lang guys. Maraming salamat sa pagsasama.
Bye-bye.